Alam mo, JP, yung nagkaroon ako ng moment sa kama ko, yung pagod ka na, pero yung hindi ka nakatulog agad kasi sa loob-loob ko, nangyari ba yun? Ano man dapat kong gawin? Matulog na ba ako? Kausapin ko ba siya? Kakatok ba ako sa pito? Ganun. Masagot okay. lang. Tapos eto na. So habang nag-iisip akong ganyan, nagdakapag-decide ako finally, sabi ko, hindi, sige, mag-sustain na lang ako dito. Dito lang ako. Siguro, kakain na lang ako. Tapos, itutulog ko na lang to. Baka naman bukas hindi na ganito yung maramdaman ko. Ganyan. Eto na, GMP. Tutut! No? May nag-message sa akin. Ayan! Okay, oh. Nakalagay. Ciao. Bakit anong message niya? Sabi ko, he's also, ano, is he reading my mind, Jerry? GMP, alam mo yung para kong nanlumona, para kong nautal sa loob ng kwarto ko na hindi ako makasalita. Nag-message siya that night after that and he said, I love you. Actually, kanina nabanggit niya na yung love scene, no? Kasi may question naman si at MC Stark. Yung Stark niya for sure, it's RK kasi, no? So on a scale of 1 to 222, gaano daw ka-intense yung love scene? So based on sa napagkwentuhan natin, sige nga, how will you rate the intensity of the love scene that you did for the movie? Kung ano yung pinakamataas, yun yung intensity. So 222. Masasabi ko. 222? Hindi naman, Chow. Siguro parang 200 lang. Ah. Yung 22. Yung 22, sa ibang pelikula na yan, charing! Okay. Hindi kasi actually, dahil di ba, parang as we actually do this interview, last night, you had your premiere na, parang advanced screening. Yeah. And narinig ko nga, sabi ng mga nakapanood na very intense nga daw. Merong mga patungan na naganap. Yun ang sabi. Merong mga upat ng bata na nakita, GMP. Ay! May mga di dapat nakita. Hoy. Ay. Oh, ganun din alam mo GP. Nung ginawa namin yung premiere night nung December 14 ba 'yon? Tama, December 13. 13. Yes. Nung ginawa namin yung premiere night nung December 13, nung pinalabas na yung eksena namin na love scene, talagang ramdam mo sa tao na talagang lahat sila tumahimik talaga. Yung environment doon sa loob ng sinehan tumahimik at nag-focus sila doon sa love scene. Siguro, hindi rin nila akalain na magagawa namin ni Rita yung ganito. Kasi nasanay siguro sila na nakikita kaming very wholesome pagdating sa TV, very kilig-kilig. But this is our, for me, ito yung pinakaunang eksena namin o moment namin ni Rita na pinakita namin o ipapakita namin sa mga tao na nag-level up na kami doon sa mga scenes, kilig scenes na ginagawa namin, the usual. So, eto na yun, eto yung eksena na yun. Kaya siguro talagang natahimik yung mga nanood doon sa premiere na ito. Grabe, not naman din, syempre, no, I'm sure it's a level up talaga na magkaroon ng ganitong klase eksena. Hindi kasi, sa ang dalawang ikaw, although that's really mature dahil mag-asawa na kayo, pero si Ken, mga pasando pa lang, si Rita, mga pakis pa lang, tapos parang insinuated lang, di ba, na nasa kama na, na magkatabi. So ito talaga yung very, ano, as in yan na. Kung ano yung nakita natin, patikim pa lang yun, for sure. Intense talaga. Nako, so I'm sure yan ang isa sa mga ano, aabangang eksena ng inyong mga fans. Pero Rita, at I heard at matagal na, yun ha. Matagal ha. Isang gano'ng katagal niya siya? isang katagal siya ng isang kanta. Isang kanta? Oh. Siguro mga 2 to 3 minutes, gano'n. Ay, yung eksena sa ano, sa movie. Sa screen na yan. Yeah. Sa screen. Pero kayo, gano'n yung siya katagal sinuot? Sinunod namin siya siguro mga isang oras? Mahaba, very tricky kasi. Siyempre, kailangan nyo ingat ng isa't isa din at alalay. Which is, for me, honestly, na-enjoy ko yun. Parang kulang pa nga, chari. Ay! Oh, God! Oh, Daniela! Basta yung pangyayari nung gabi na yun, hindi ko yan makakalimutan. Hindi lang kung paano siya sinunod, but I actually got a very special message after that from someone that
who is really special to me. I mean, I think, can I say it? No. No, I don't think I can. Can I say it, Chow? Oh, naman. Of course. Oh, hindi mo na naman alam. Ikaw yun. Diyos ko. Oo nga, alam ko nga. Oh, saan na yan? Mag-inakitin yan. Hindi, okay lang. If it's not okay naman. With you. Sure? I'm okay. Walang problema. Oh. May consent na. Oo naman. No, kasi after we shot that, honestly, yun nga, diba? Sabi ni Ken, parang lagi naming, parang we've been really waiting for a scene like that. And so nung nangyari siya, 3 takes, tapos almost an hour, sabi nga niya. Feeling ko nga, sobra pa sa isang oras eh. Tapos, yun kasi yung last na kinunan, yun yung last pong. So nangyari, dumiretso ko sa ano, sa rooms namin. Kasi syempre, ano yun eh, pandemic time. So talagang, ano, kailangan diretso ka dun sa kung saan ka designated, diba? Tapos, okay. Kaya nga ako, alam mo, JP, yung nagkaroon ako ng moment sa kama ko, yung pagod ka na, pero yung hindi ka nakatulog agad kasi sa loob-loob ko. Nangyari ba yun? Wait lang, parang self-check. May yun, pag-ano na ako, JP! Kailangan ko mag-self-check kasi... Mm-hmm. Si Luisa ba yun? O si Rita yun? Okay. Which part yung Luisa, which part yung Rita? So, napa-self-check akong ganyan. Ang tagal ko nakaupo. Alam mo yung tomin-tomin, gutom na gutom na ako, nauhaw ako, ganyan. Sabi ko, ano man dapat kong gawin? Matulog na ba ako? Kausapin ko ba siya? Kakatok ba ako sa pito? Ganun. Okay. Lang. Tapos eto na. So, habang nag-iisip akong ganyan, nagnakapag-decide ako finally, sabi ko, hindi, sige, mag-stay na lang ako dito. Dito lang ako. Siguro, kakain na lang ako, tapos itutulog ko na lang to. Baka naman bukas hindi na ganito yung maramdaman ko, ganyan. Eto na, JP. Tutut! No? May nag-message sa akin. Ayan, okay, oh. Kalagay. Ciao. Bakit anong message niya? Sabi ko, he's also, ano, is he reading my mind, Jelly? JMP, alam mo yung para kong nanlumona, para kong nautal sa loob ng kwarto ko na hindi ako makasalita. Nag-message siya that night after that and he said, I love you. And he never does that. We di kasi kami maganon eh. I mean, ever since, maano kami, we're very ano kasi ni Ken with the actions. Bira kami magsabi ng ganyan. Like, most especially with Ken. Ako kasi I'm very expressive. Everyone knows that. Especially my friends knows that I'm very, very expressive and appreciative. So, medyo normal sa akin yung, uy, ang gwapo mo, uy, ang galing mo dito, gano'n. Normal sa akin yun. But with Ken kasi, he really chooses talaga the people na sinasabihan niya ng gano'n. Actually, yun yung first time na nakatanggap ako ng gano'n sa kanya. So, siyempre, para sa akin, bago ko matanggap yung mensahe na yun, utal-utal na nga ako. Eh. Sabi ko, paano ba ito? Ito, nakatanggap ako ng ganung mensahe. Kasi ko, wait lang, ano bang shocks? Anong gagawin ko? Tapos hanggang sa, ano, nag-reply din naman ako. Basta, alam na ni Ken yung kung ano yung nireply ko. Tapos, actually, kaya that's why Pagsan is really, really special to us. Kasi, I really actually mean what I say when I say that nagkaroon talaga ng magic sa Pagsanhan. Okay. Sobrang ano siya, iba yung place talaga for us. It was really, really ano, parang sabi nga ni Ken ang weird eh, kasi sobrang it makes sense. Sabi niya, bakit gano'n? Noong nasa Pagsanhan tayo, feeling ko parang tayo na hindi. Oh my tapos, God! Oo, oh. Parang gano'n. So yun lang, yun yung kaya very, very... specifically that night. It kaya special sa akin yung scene na yon. Hindi lang dahil sa kinuna namin, pero yung araw din na yon, yung gabi na yon, special siya sa akin. Yeah. Galing. Okay. Alam mo, kasi ito tinatanong nga rin ni HYOS Rita, no? Ano daw ang reaction nyo
after yung i-shoot yung love scene, like, if, was it awkward or casual pa rin naman na parang walang nangyari? So, yan ang nangyari. So, dahil dyan, kasi syempre, it was a special moment. Actually, it was an intimate moment for you. Not yung intimate na yung the meaning of intimacy na alam yeah. natin. Katulad nung sa eksena ninyo. No? Pero syempre, sa relationship nyo as friends or as a love team, very intimate yung nangyari dahil first time. So, parang anong next after nun? Hindi ko rin, wala nakakaalam, JMP, kasi, ang weird eh, yun nga eh, ewan ko ba, actually, ang weird yung relationship namin ni Ken, pero, ewan ko. I mean, even though it's kind of weird, I like it. Mm-hmm. Yeah. First time mo ba, Ken, na narinig na ganyan pala ang naging, thoughts ni Rita, or napag-usapan nyo naman yan? Pinag-usapan namin after. Nung nandito na kami sa Manila. After pagsanhan, sabi namin, what happened? Anong nangyari doon? Bakit ganun? Kasi parang anong nangyari, tama si Rita, sabi ko sa kanya, ba't na nandun tayo sa pagsanhan? Parang tayo na hindi. Tapos nung pag-uwi natin sa Manila, parang nag-break ulit kami. Parang ganun, parang alam mo yun, naging kayo, tapos after nun, naging hindi na. Ganun yung na-feel. Very weird yung pakiramdam, awkward, but masarap sa pakiramdam. Hindi ko rin siya ma-explain kung bakit siya masarap sa pakiramdam, but siguro, bottom line doon, sobrang na-enjoy namin yung moments doon sa pagsanhan. Kaya for us, parang yung pagsanhan may magic. At least naman, kumbaga level up nga din, hindi lang sa love team niyo kundi pati sa personal na relationship niyo. I mean, as totoo yan. Rita and Ken, di ba? Yeah. Mm-hmm. Kasi, sakto, may nagtatanong din dito, ayan, si AKA_BBJ for Ritken, who's your state of mind daw? Parang mali. What's your state of mind na lang siguro? Parang ngayon, kung after everything that happened and now that your movie is finally showing, siguro na lang yung present state of mind ninyo. And after all that na medyo may mga na-reveal tayo today. Ayan, kung nagawa ni Kenji niya, nag-description kasi yan siya sa Instagram niya ng state of mind. Caption. State of mind. Okay. But, ang state of mind ko ngayon, happy. Sobrang happy. Happy ako with Rita. Especially with her. Na ini-enjoy ko tong moment na to. Sabi ko nga kanina, dream ko to nung bata pa ako, itong Metro Manila Film Fest. At magkaroon ng isang napakagandang pelikula na ma-appreciate ng mga tao. Pero dito sa dream ko na to, at saka mapasama sa Metro Manila Film Fest at makagawa ng isang pelikula. Happy ako, pero mas happy ako dahil ang kasama ko dito sa journey na to, si Rita. Yun yung state of mind ko. For Rita, what's your current state of mind? If we're really, really, you're asking me my state of mind right now, it feels kind of awkward because I just dreamt of Ken. Ito ba? I just dreamt of you, ciao! Kaya pala medyo late ka nagising. No, kasi... Okay, I understand na. Ang tagal ko lang hindi kita na papanaginipan. Papanaginipan. Kasi siguro baka dahil din, nag-premiere night kami kagabi, ganyan. Yeah. And then, masaya din kasi nakasama ko siya noon after kasi bihira nga namin gawin yun. Kasi most especially, lagi na lang kapag, almost everyday kami magkasama niyan. Pero parang alam mo yung sa work, parang hindi pa talaga kami nakapag-enjoy like even a vacation together. Hindi pa kami nagkaroon ng ganun ni Ken. Tapos yung naginip ko, basta ang saya-saya ko, ciao, you're very sweet to me, very romantic daw, ganyan. So parang, it feels naman na hindi tayo nag-work dun sa dream ko. Parang, totoong buhay naman siya. So, actually, masaya ako. Yun din, I have to say, masaya ako right now. And a bit kilig. Kasi, sa totoo lang, kagabi pa, pinipilit ko lang magsalita na maayos, JMP, pero yung totoo, nauutal na ako. Yung feeling ko, I'm living in a dream last night and even today. Kasi, ganun pala yung feeling nun, na mga importanteng tao, makikita mo dun sa premiere night.
Tapos, ang sarap sa feeling na pagkatapos ng pelikula, marami po sila na nag-uunahan pa po silang lumapit sa inyo isa-isa para lang po i-congratulate kayo. Yun po yung priceless moments. And basta with Ken naman, basta rin dyan si Ken, I'm happy and he knows that. And even when I perform in AOS, I always find him. I always look for him. I always make sure that he's there and I see his face. Sabi ko nga, kapag ka minsan, akala lang niya hindi ako kinakabahan. Pero pag kinakabahan ako yan, kailangan ko siya. Kailangan makita ko yung mukha niya. Kasi when I see him there, out there, and he's watching me, I feel comfortable and I feel at peace. I feel like, you know, honestly, when I see Ken, I feel that I can do anything. Ganda sarap naman pakinggan ganun. Oo nga, uy, naiiyak ka na. Kasi kagabi daw, umiyak ka. Ayan, oh. Oo. Kagabi daw, umiyak ka din. Ayun, naging emotional na si Rita. Pero, yeah, at least, ano naman yan. Tears of joy naman, no? Oo naman, super. Oo, di ba? Oh my God. Umiyak, joy. Thank you then for opening up. I think, ano, no? Since yun nga, kasi this is the third time that you've been with us. Parang, this is the most personal, no? Kasi parang yung past two interviews natin, very fun. Although, ang dami ding nare-reveal, pero yung fun lang, light, ganyan. Ito yung pinaka-personal. Pero siguro kasi nga, dahil din sa ano current state of mind yun rin talaga, eh, na nandun kayo sa disposition na ganun ngayon. And at least we're happy to know naman na very okay and very iba yung effect or iba yung sa relationship ninyo din. Pati ng pelikula yun. Kumbaga, di ba, hindi lang ito pampasaya sa Ritken fans or para matupad ng inyong mga dreams. Kundi nagkaroon din ng something different and something new sa relasyon yung dalawa, di ba? As a love. Totoo. Yeah, tsaka also parang, syempre, I'm 26 na, he's what? You're 28 na, Chow, right? I'm 28 now. See? So parang, medyo nakakatawa naman, GB, ko nagkikwenta namin sa'yo, puro pa tweetums pa rin, di ba? Oo, correct. It's our third year ngayon together. So, you know us naman, like, especially me, what you see is what you get. I'm not, as much as possible, hindi naman ako, totoo ako, GB, di ba? Oo, hindi ka naman sa Rotella, in fairness. Oo, so, totoo yan. So, yun, parang, I think naman okay lang din naman. Kasi, yun naman talaga yung totoo. Kasi parang weird din naman kung, ano to, apat na taon, limang taon na together, ito yun parang kinikwento niyo. Cute pa rin, correct. Hindi naman kami puppet, hindi naman kami robot, diba? Tao din kami. Ganda, yes.